sa mga friends ko na nagtatanong, ano daw yung mga ginawa ko, ano daw yung mga kinakain ko, nag-rise pa ba ako? So, dito, sasagutin ko na sila dito. Hi everyone! It's me again, Carla, and welcome to my channel. So, today's video will be a different one from my previous video because today, we will be talking about my weight loss journey. Finally, guys, I will be doing this video. So, just a disclaimer, ginagawa ko po tong video not to brag about my weight loss journey. Instead, para ma-share ko sa inyo yung mga naging effective na ways or methods para magpapayat, para ma-motivate kayo, and para ma-inspire kayo if gusto nyo mag-lose ng weight. Just a quick background about my weight before and after. So, before, I weigh 83 kilograms, which is equivalent to 184 pounds. And now, after how many months, I weigh 57.6 kilograms, which is equivalent to 127 pounds. So, if you wanna know what are the things that I did to lose weight, then just keep on watching! So, just a quick background about kung ano yung weight ko dati. Mula bata pa lang talaga ako is chubby na ako. And yung eating habit ko talaga is matakaw talaga ako. Hindi ko naman dinideny and I admit that I'm matakaw. Wow! Konyo! Namatakaw talaga ako nung bata ko. As in, from breakfast to lunch, dinner, I eat rice. As in, rice is life talaga before. Then, syempre, yung pagiging matakaw ko, yung eating habit ko, is yung pagiging chubby ko, dinala ko siya hanggang sa lumaki na ako. And then, pagdating ng junior high school, nung junior high school ako, nag-start na ako mag-zumba, pero hindi pa talaga siya yung dedicated na ako mag-lose ng weight. Kumbaga, nag-zumba lang ako just for fun, pero hindi talaga for intention to lose weight or to be healthy, ganun. During that time, marami na sa mga family ko yung nagsasabi na, ba't di daw ako magpapayat? Kasi kapag daw tumanda ako, mas mahihirapan na ako magpapayat. So, ayun. Pero, yes, naiintindihan ko. Pero, sa akin kasi, hindi pa siya talaga nagsisink in. So, wala pa talaga sa akin. Hindi ako yung nag-initiate para mag-lose ng weight. Senior high, lumipat ako ng school. Sabi ko sa sarili ko na, oh my gosh, this is already university. Like, tangan, medyo payat na ako para naman magandang tignan sa uniform kapag nag-uniform ako. Ganon. So, that time, year 2017, if I'm not mistaken, nag-decide ako and niyaya ko yung ate ko na mag-gym kami. Nag-gym kami noon for almost 1 to 2 months. And that time, syempre, inayos ko din yung pinakain ko, binawasan ko din. And, ano naman, nag-lose naman ako ng weight. As in, nakita naman yung difference. Kaso, pagdating ng senior high school nga, nung pumasok na ako, ayun na, nung grade 12, talagang lumobo ako ulit. Kasi unang-una, nag-stop na ako mag-gym kasi wala ng oras, yung biyahe, paguran. And then, yung eating habit ko, unti-unti na bumabalik. Hindi ko na nakokontrol kung anong kinakain ko everyday. Pagdating ng 2020, May or late ng Feb is, ayun na, nag-start na yung lockdown kasi nga nagkaroon ng COVID. Just want to say na stay safe since nasabi ko na yung COVID. I just want to say stay safe to all of you, to all of your family, lalo na po ngayon na tumataas ulit yung cases. So, stay safe and keep praying para po unti-unti lang matapos itong COVID-19. Back to my weight loss journey. The first months, for the first few months ng lockdown is, ina-enjoy ko talaga yung food. Like, kapag nagpupuyat ako, kumakain ako ng pansit canton, ng gardenia na may palaman, or minsan kanin pa na may ulam. Imagine nyo yun, 2 o'clock, kakain ako ng ganun ka-heavy. One day, sinabi sa akin ng daddy ko or ng family ko na, what if mag-lose daw ako ng weight since walang ginagawa, maraming time para mag-exercise, and hindi naman lumalabas ng bahay since hindi allowed nun. Simula nun is, nanonood ako sa YouTube ng mga weight loss journey videos, paano ako pumayat videos, mga ganon. Katulad ng ginagawa ko ngayon. And, namomotivate naman ako somehow kasi sa kanila nakikita ko talaga yung difference
na malaki talaga yung difference na na-lose nila, ganun. Pero that time, wala pa sa sarili ko na mag-diet na talaga, nasimulan ko na talaga. Iba kasi yung ikaw yung nag-initiate na mag-lose ng weight kaysa sa sinabi ng iba, kaya mo ginawa. In my opinion kasi, mas effective kapag talaga ikaw yung nag-initiate and kapag yung reason mo is alam mo kung ano yon, and that is to lose weight and to be healthy. Kaya syempre, ako ayoko naman magkasakit. Sino bang may gusto na magkasakit, diba? So, ayun, parang sinabi ko na bakit hindi pa ako mag-lose ng weight para mas malayo ako sa sakit, hindi ako mas prone sa any disease, ganon, and para mas strong na rin yung body ko kasi maglulus na ako ng weight and at the same time, mag-exercise ako. So, lalong lalakas yung katawan ko. Then, syempre, another reason ba't ako nag-decide na mag-lose ng weight is dahil sa self-love na rin siguro. Kasi syempre, ginawa ko yon para sa sarili ko and not for others. You have to do something not for the sake of others, but for the sake of yourself, para mas maging better ka, para mas ma-improve mo yung sarili mo. So, ayun na, nag-start na akong mag-exercise, nag-start na akong mag-diet. So, now, let's proceed naman sa mga tips ko or sa mga ways na naging effective sa akin on how I lose weight. All in all, I have 5 tips to share to you guys. And just a disclaimer, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo, is i-share ko sila sa inyo based on my experience and masasabi ko talaga na naging effective sila sa akin. First tip, sa tingin ko naman, ito yung pinaka-common thing kapag nag-lose ka ng weight or gusto mong mag-lose ng weight, which is to exercise or workout. Actually guys, marami ako napanood sa mga weight loss journey na pumayat sila ng sobra-sobra na katulad ko. So, yun na nga po, namatay na yung isa kong flashlight. Aayusin ko lang. Wait lang. Sa mga napapanood ko na weight loss journey video na nag-lose sila ng weight na katulad ko, na ganito din kadami, without doing exercise or hindi sila nag-workout. I think possible naman talaga yon kasi sabi nila kapag nagda-diet ka, it is 80% less sa food and 20% na yung exercise. In that case, hindi talaga siya ganun a big deal if mag-exercise ka ba or hindi. So, nasa portion control mo pa din, rebase yung weight loss mo. Kaso, ang downside naman, sabi nila, I'm not sure if totoo to guys, na papanood ko lang to sa YouTube. I'm not sure, pero ang sabi nila, kapag daw hindi ka nag-exercise during your weight loss journey, is mas magsasag yung skin mo. So, ayoko naman ng ganon. So, I decided na mag-exercise talaga ako in my weight loss journey. So, sa exercise ko, I do workout every day for 1 hour. Ang exercise ko is cardio, and then legs workout, and arms workout. Kaya ako nag-decide na magdagdag ng legs workout and arms workout kasi ang hita ko talaga at ang braso ko talaga ang pinakamalaki at sa tingin ko pinakamabigat at sa tingin ko ang pinaka nagko-contribute sa timbang ko. The cardio that I do is nagfo-follow lang ako sa YouTube video. My first workout video na sinundan ko talaga is dance workout video lang guys. Pero hindi siya naging effective sa akin, to be honest, kasi lalo ako nag-gain ng weight. So, I think hindi siya sapat para sa katawan ko. So, tinanong ko yung ate ko kung ano ba dapat exercise gawin ko. And doon na pumasok si Chloe Ting. For sure, familiar sa inyo si Chloe Ting kasi si Chloe Ting, naging famous talaga siya na workout, parang instructor sa YouTube simula nung nag-lockdown and nag-ECQ. May pinakita sa akin na video si ate ko na video ni Chloe Ting, which is yung 30 minutes cardio workout niya. Ito yung thumbnail guys, and I will be putting all of the videos na i-mention ko na ginagawa ko for my exercise in the description box para i-click nyo na lang yon if gusto nyo siya lang i-follow. And guys, warning lang, itong 30 minutes video na cardio ni Chloe Ting is hindi siya biro. As in, hindi talaga siya biro. Sinasabi ko talaga sa inyo kasi naiiyak ako. So, ayun, naiiyak na ako guys, pero pipigilan ko talaga. Itong workout video ni Chloe Ting is hindi talaga siya madali, to be honest, kasi noong una ko siyang tinatry, itong first time talaga is
hindi ko siya kayang tapusin, like, buo. Hindi ko kayang 30 minutes na diretso, as in, tumitigil ako, higa ako, tumitigil ako 4 minutes, ganon, 4-5 minutes, ganon, kasi nakakapagod talaga siya, lalo na if nagsa-start pa lang. Pero guys, after 1 week ko siyang tinry, nakita ko agad yung resulta na bumaba na yung timbang ko. Pagsimaro nakita ko yung timbang ko na bumaba, doon na talaga ako mas na-motivate na ituloy yung weight loss journey ko. And mas tuloy ko pa yung pagsunod ko kay Chloe Ting. Sabi nga ni Chloe Ting, I know you'll hate me now, but you'll thank me later. And totoo yun, guys, kasi sobrang effective ng workout niya. In 1 week, I exercise for 6 days. Yung Sunday, kinoconsider ko yun as my rest day or my cheat day. For my arms, marami na akong nasundan na arms workout. So, yung una ko sinundan na arms workout is yung kay Chloe Ting. Ito. And then, ito din. Ayan. And then, ito din. Ang pinaka naging effective sa akin is ito. Yan. Yan talaga. Pero as of now, sinusundan ko is ito. Kasi minsan nagsasawa din ako. So, pinapalitan ko. Pero lahat yan guys, yung tatlo na pinakita ko is really an effective workout. Lalo na sa arms. Sa legs naman, ito yung kay Donnie. And then, ito, meron din ako sinundan. And then, as of now, ito yung sinusundan ko. Lahat ng tatlo na yan is very effective basta gagawin niyo sila everyday. Since sabi ko nga kanina, 80% ang diet and 20% exercise, my second tip is magbawas sa kinakain or what we call the calorie deficit. Ang calorie deficit guys, based sa mga research and sa mga napapanood ko sa YouTube videos, is babawasan mo yung portion ng kinakain mo. For example, sa katawan mo, ang normal intake mo dapat in a day is 1,600 calories. So, pwede mong bawasan yon ng 200 to 500 calories. Yun mo na lang is 1,200 calories. Yes, nagkakanin pa din po ako kahit na nag-lose ako ng weight. Tinry ko na hindi magkanin for 1 week. And guys, I cannot do it. Hindi ko natapos yung workout na ginagawa ko. And feeling ko indicator na yon na hindi kaya ng katawan ko na wala talagang kanin. Kasi guys, yung kanin, carb siya, pero energy din siya. So, kailangan din siya ng katawan. But, nung nag-weight loss journey ako guys, meron din ako mga sinacrifice and mga give up na food na very, very gusto ko talaga. Like, kahit sino naman siguro. First, yung sweets. So, alam naman natin na masarap talaga yung sweets. Lalo na kapag nagka-crave ka, masarap talaga kumain ng ice cream, cake, chocolate bars, yung mga Swiss Miss, hot chocolate na drinks, yung mga ganyan. Lalo na yung milk tea. Oh my gosh! Alam niyo ba, tagal-tagal ko nang hindi nagme-milk tea. At tagal ko na po hindi umiinom ng milk tea. Yung milk tea talaga na milk tea, yung mataas sa sugar. Another na tinanggal ko is yung junk foods. Mahirap siya kasi masarap talaga yung junk foods, guys. Lalo na kapag nanonood ng Netflix, lalo na naka-lockdown. Puro Netflix, suki sa amin ang Netflix, guys. Another na tinanggal ko is yung mga juices, soft drinks. Meron tayong tinanggal, pero meron din tayong mga alternatives na pinalit sa mga tinanggal natin. Yung sweets and yung junk foods ko, naging fruits and vegetables na lang. And then yung juices ko, or yung milk tea, yung mga ganon, soft drinks, is naging tea or naging water na lang. Yung naging mga snacks ko na lang kapag nanonood ng movies or kapag wala akong makain is fruits and vegetables. Yung fruits kasi guys, mababa siya sa calories pero nakakabusog siya. Kaya perfect siya for loose weight. Ito kanina, isa sa alternative na pinalit ko sa soft drinks is water. So my next tip is stay hydrated and drink more water. I can assure you na effective talaga siya. Kasi once you are drinking water and once na hydrated ang katawan mo, mas less mong ma-feel na gutom ka. Kasi yung tiyan mo, puno siya ng tubig. So, hindi mo ma-feel na gutom ka. And sabi nila, kapag umiinom ka ng maraming tubig, is may chance na bumalis yung metabolism mo. And yung pagbilis kasi ng metabolism is needed siya if gusto mo mag-lose ng weight. Kapagising ko, iinom na ako agad ng 1 cup ng water. After workout,
agad-agad inom ng isang cup ng water. Before ako kumain, guys, umiinom ako ng 1 cup of water. Though ginawa mo yon na uminom ka muna ng isang tubig, isang baso ng tubig bago ka kumain, is mas mabubusog, mas mabilis ka na mabusog. Mas konti yung makakain mo kasi feeling mo busog ka na. Pero totoo, tubig lang talaga yung nagpabusog sa'yo. Lahat ng yon, yung tatlong yon, is mababaliwala if wala tong 4th tip, which is yung discipline and yung consistency. Ngayon na nakapag-lose na ako ng weight, guys, totoo talaga na hindi dapat mawala yung discipline and consistency once you start your weight loss journey. Yung discipline, kailangan talaga siya sa food intake mo. Kailangan mo talagang pigilan, kailangan mo talagang alisin yung mga dapat alisin para ma-achieve mo yung goal mo na weight. Then, kapag kumakain, syempre, nandiyan yung kanin, nakaapag. So, ayun, nasa sayo na talaga if kukuha ka pa ba or pipigilan mo yung sarili mo. Then, consistency, pumapasok naman to mostly sa exercise. Katulad ko, guys, nag-start ako mag-weight loss journey noong June 2020 and ngayon, April 2021, is dun ko pa lang talaga na-achieve normal na yung BMI ko. Yun, nag-normal na yung BMI ko. Yung workout na ginagawa mo, gawin mo lang siya everyday. Huwag mo munang tignan kung ilan na ba'y nabawas sa'yo. Mag-check ka na lang ng timbang weekly. Ganun din pala yung ginagawa ko, guys. Nag-check lang ako ng timbang weekly and hindi everyday. Kapag everyday kasi for sure nag-iiba yan. Kasi kumakain ka, nag-workout ka, and then kakain ka ulit, nag-workout ka. So, ayun, di mo talaga makikita. So, last tip ko na, guys, is simulan mo na ngayon. Gawin mo na ngayon. Just do it. Sabi nga ng Nike. Char. Kasi diba, sino pa ba ang gagalaw kundi ako, kundi ikaw na gustong magpapayat? Gawin mo lang siya, guys, and promise, kapag nakita mo na nag-lose na yung timbang mo, mas mamomotivate ka na ituloy pa yung diet mo and yung pag-lose ng weight mo, yung pag-workout mo, yung pagpigil mo sa pagkain ng mga matatamis, ng junk foods, ng kanin, ng soft drinks. Promise ko yan sa'yo. Oo, guys, mahirap siya. Mahirap talaga magpapayat kasi it takes time. Marami kang dapat alisin or kailangan talaga ng 100% discipline and consistency kaya nga nung sinabi ko kanina. Pero, no pain, no gain, sabi nga nila. Isa yun sa mga sinasabi ko kapag nahihirapan na ako sa workout or nasasaktan na ako. Isa ako sa magpapatunay. Wow! Pero seryoso, isa ako sa magpapatunay na no pain, no gain talaga pagdating sa weight loss journey. Kasi, oo, mahihirapan ka ngayon. Oo, sasaktan ka kasi hindi ka nakakain ng cake. Or at the end of the day, guys, magiging very thankful ka and magiging grateful ka sa sarili mo na nagawa mo yon. Tulad nga sa mga napapanood kong weight loss journey videos sa YouTube, sabi nga nila, kung kaya ko, kaya mo din. At kaya, kung ako sa'yo, simulan mo na talaga ngayon, guys. Simulan mo na bukas, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. And promise talaga, I swear, magiging worth it sa huli lahat ng sacrifice mo and lahat ng pain na mararanasan mo. So I think that's all that I want to share to you guys about my weight loss journey. I'm so happy. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kasaya na ginawa ko tong video na to. Kasi dati, sabi ko na, what if magawa ko tong kind of video na to na talaga nakapag-lose na ako ng weight, na halata na talaga, and makakapag-motivate na ako and makakapag-inspire na ako ng ibang tao katulad ng mga nagawa sa akin ng mga weight loss journey video sa YT or sa YouTube. Kaya sana naging helpful to, and sana through this video, naging motivated ka lalo na mag-lose ng weight and mag-start na ng weight loss journey mo. That's it for this video, guys. If you have any comments or any video suggestions, just put it down below in the comment section. If meron kang any questions about weight loss journey or anything, just comment down below. Thank you so much for watching. See you on my next one. Bye! Stay safe!